sa pool sa CCTV na ang bumulusok ang isang SUV sa loob ng isang bangko sa Quezon City. Ayon sa driver, biglang umarangkada ang kanyang sasakyan kahit preno na siya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Halos maiyak sa sobrang takot si Dr. Esther Peralta matapos mawalan daw ng kontrol ang minamanayong SUV sa EDSA Congressional Avenue sa Quezon City. Akala raw niya ay katapusan na niya. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang pagpasok ng sasakyan sa bangko. Buti na lang, nakatakbo agad ang mga empleyado bago salpukin ng SUV ang teller booth. Sabi ko, mamamatay na ang buo. Kwento ni Peralta, nag-park siya sa tapat ng bangko kaninang alas 7 ng umaga para mag-withdraw. Paalis na sana siya nang mangyari ang disgrasya. Medyo malakas na yung reverse, so I had to put sa parking ulit. Ganun ang tinanong ko eh. So, iniligay sa P. Pero tumatakbo na lang, dire-diretso na doon sa loob. Pinineno ko na lahat. Nakakita kami ng usok na itim-itim. Itim talaga. Tapos bigla ko siyang umarangkada sa loob. Ang bilis-bilis ng arangkada niya. Nagulat kami talaga. Umiyak nga ako eh. Dalawang empleyado ng bangko ang nahagip ng SUV at nagtamo ng minor injury. Nakakita na namin yung mga gwardiya na dyan. Tapos yung isang teller, dito, sa binti, babae. Ayon kay Peralta, 2012 niya nabili ang sasakyan at regular naman ang complete maintenance. Ang controversial na sudden unintended acceleration ng SUV ang nakikita niyang dahilan ng aksidente. Pero ang mga otoridad naman, hindi inaalis ang posibilidad ng human error. Yung pang allegation niya sa mechanical error. Nataranta po, pero nakuha niya po yung gas, kaya bumulusok, pasulong. Kasama sa mga nawasak sa aksidente ang isang ATM machine. Aabot sa halos 3 milyon ang halaga na mga nasira. Naharap sa reklamang damage to property si Dr. Peralta. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas alas 6 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.